Indeed, no one compares with Jesus. And there's only one way para natin masuklian ang tama yung kanyang excellence. And that is to be excellent in return. Tayong mga anak ng Diyos ay merong mga tinatanggap laging pagpapala sa ating buhay. At dapat lahat ng tinatanggap natin bumabalik din sa langit. Bumabalik din sa nagbigay para merong exchange. Hindi dapat one way ang lahat ng mga blessing. Dapat as we are blessed, we also become blessings to others because that way, God is pleased with us. It is so easy to say we are in love with God, that we love God, but can it be said that God is in love with us? Hindi yung natural na pag-ibig niya sa lahat ng creation niya, kundi meron siyang special love for you because you are lovable. Above the minimum kind of love that God has for everybody, is God in love with us, with our ways, with the way we live our lives. At yan ang ating sisikapin na bigyan ng halaga sa buhay. Ang pamagatang pag-aaral natin, because you are gifted. Salamat Panginoon dahil kayo ay mayaman. At hindi lang yon, kayo ay generous sa amin. Binibigyan nyo kami ng maraming mga handog na hindi naman namin deserve, pero kagustuhan yung ibigay sa amin at malugod naming tinatanggap mula sa inyo. Bigyan nyo kami, Lord, ngayon ng karagdagang pag-unawa sa gifts, sa spiritual gifts na nagmumula sa inyo at ibinibigyan nyo sa bawat isa sa amin. Kayo po ang siyang mangusap, kayong mangaral sa amin, kayin nyo kami, Panginoon, at lumalim ang pagkaunawa namin sa mga maiinam na bagay at magbunga ito ng mabubuting gawa sa aming buhay. Cleanse us, forgive us our sins, bless us, and turn us into blessings to others. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving, asking you to sharpen our minds so that we can understand and let our spirits connect with yours so that beyond thought, we can understand you. And we ask you, Lord, also to bless our bodies, strengthen us, heal us of our diseases, and now we ask you to give us the power to focus on you alone. We thank you in the name of our teacher, our healer and friend, the Lord Jesus, your Son. Amen. Each of us is gifted. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. That is from the New International Version. And a more freewheeling translation is from the Contemporary English Version. Each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well. Maraming mga discussion kung ano-ano yung mga gifts na yan na ibinigay sa atin ng Diyos. Maaaring yan ay talent. Maaaring yan ay skill. Or a very special spiritual empowerment for us to reach out to people and touch them in the daily course of their lives. Basta't mga bagay na kakaiba, makapangyarihan, special, na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo makatulong sa kapwa, gift yon. At lahat daw mayroon. Sabi, each of you, everyone therefore has a calling. Everyone is counted. Kuminsan, sobra tayong umaasa sa mga specialists. Hindi na pwedeng mag-counseling pagka walang trained counselor. Hindi na pwedeng mag-preach pagka hindi trained sa seminary. Hindi na pwedeng mag-handle ng mga iba't ibang ministries kung hindi specialista. Pero dapat, alam din natin na ang bawat isa may kakayanan. For the sake of organization or speed, or for the sake of being effective, sometimes we rely on specialists, but that should not always be the case. Sabi ng binasa natin, each of you has been blessed. So calling is a blessing. Calling is accompanied by a blessing. Hindi natin dapat tingnan yung giftedness natin as a burden. Kaya mga iba, oh, ito mayaman. Hindi ako mayaman. Sa takot na laging sigurong mahingan o laging siya ang tutulong. Oh, ito magaling kumanta. Hindi ako magaling. Sa takot na ma-assign, magkaroon ng mga pananagutan. Pero sabi, blessing yan.
Huwag nating mamaliitin ang mga gifts na binibigay sa atin ng Panginoon. Uy, ang galing-galing mo mag-preach. Hindi naman. Pwede mo sabihin, thank you for saying that, but praise God. Thank you for telling me. Sabihin, alam mo, ang husay-husay mo mag-counsel. Ay, salamat sa Diyos. Thank you. Praise God. Dahil dapat tayo magpasalamat, blessing yun. And we must never sacrifice the truth for the sake of modesty. Pagkabigay ng Diyos, i-celebrate, kilalanin, iangat, hindi yung tao, kundi yung nagbigay ng gift. Pero huwag nating babaliwalain yung mga kakayanan na ibinibigay sa atin ng Diyos sa parang binabaliwala natin yung nagbigay. Each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. So everyone has at least one gift. Loosely, let us use the word gift for kakayanan, talent, skill, specialty. Gusto nyo mo mas maging spiritual, anointing. Na pagka yun ang ginagawa mo, ang mga tao, nabe-bless talaga. Lahat daw meron. Alam nyo na po ba kung anong gift nyo? Walang zero. Kaya walang excuse ang sino man na hindi mag-participate. At ano daw yan? Each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. So the gift is God's. It comes from God. It belongs to God. Kaya kung ano man yung gift natin na yun, pahiram yun ng Diyos, inihabilin, ipinagkatiwala, dapat gamitin kung ang sangayon sa kanyang kalooban. Kung ano ba ang gusto ng Diyos na paggamit doon sa kanyang gift na yun. Each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. So the gifts are many, varied, rich, and complete. And they are wonderful. The gifts are wonderful, awesome, powerful. And 1 Corinthians 12:7 adds a dimension to our understanding of the gifts. The Spirit has given each of us a special way of serving others. From the NIV, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. In other words, bawat isang tao merong ibinigay sa kanya ang Espiritu na makikilala mo yung Espiritu dahil sa kanya. Dahil nasa kanya yung presensya ng Espiritu at least in one special area of life, of ministry, of service. Sabi, binigyan ang bawat isa for the common good. What does that tell us? Magaling kang mag-counsel para sa kabubuti ng lahat ng members ng community o ng church. Magaling kang kumanta para lahat ng member ng community makantahan mo. Magaling kang magturo para pakinabangan ka at maturuan ng lahat o ang nakararami. Binigyan ka ng husay na mag-preach para yung preaching na yan ay itaas ng mga napapababa ang nararamdaman. Ma-encourage yung mga nadi-discourage, tumiba yung mga humihina. Binigyan ka ng gift of giving, mas marami kang pera kaysa sa iba, para yung mga sobra sa pangangailangan, mga mapakinabangan ng iba. Binigyan ka ng gift of time, ang dami mong oras sa mundo. Yung iba hindi masyado, very preoccupied, maraming humihingi ng time nila. Ikaw mas maraming free time to give to people. That is for the common good. So, ang isang church, mga kapatid, kumpleto yan ang gifts. Pagka ang church, binuo ni Lord, yung mga member na inilalagay niya doon, meron siyang ibinigay na gifts na special, useful, for the benefit of everybody. That's why everybody becomes important. So, pag absent ka, nadadaya kaming lahat. Pagka may gift ka, hindi mo sinusurrender sa church, nadadaya kaming lahat. Inililihim-lihim mo na husay-husay mo pala halimbawang mag-design ng mga costume. Eh meron tayong mga nagko-costume ng mga dancers, mga nag-a-attire ng mga usherettes. Dapat nakokontribute yon for the common good. Napupuri yung church. Uy, ang ganda naman ng mga suit nyo. Kasi merong gift na dito na designer. Ang ganda naman ng tugtugan nyo, glorious, kasi may mga gifted na musicians at hindi sila nagtatago
inilalabas sila yung talent nila for the common good. Ganon din yung mga singers, ganon din yung mga donors, ganon yung mga tao naman ang dinodonate nila, warm body. Wala sila masyadong nadodonate na fund, pero sila naman ang nagbabalot ng mga relief items, sila naman ang gumagawa, sila ang kumikilos. Pag pinaglakip-lakip yon, the church becomes effective for whose good? For the good of everybody. And very specially for the good of people outside the church, whom the Lord also wants to bring into the church through the ministrations of those gifts. Nararamdaman nila na pag pinupuntahan sila, pag nagbibisitation, pagka sila ay pinaglilingkuran sa iba't ibang paraan, nararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hahanap-hanapin nila yun, hahabulabulin nila yun, pupunta sila ngayon sa church kung saan nandun yung nag-serve sa kanila. And these people are brought into the body of Christ, into the family, so that once again, they could be served. And not only that, so that they too can serve. Because remember, each one has a gift. Kumisan, hindi mo pinapansin-pansin yung isang tao sa labas, yun pala pagka nakakilala sa Panginoon at sumali sa kapatiran, payayamanin niya tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang mga ideya, o ng kanyang insights, o ng kanyang mga skills. We need each one. Kaya napakaganda ng mga gifts na yon. You are unique. You are gifted. You are called for the common good. Walang gift na mas mahalaga kesa sa ibang gifts. Meron lang mas visible. And by human standards, sometimes even twisted human standards, may gifts na mas glamorous, considered by others to be. May mga gifts na mas hindi ka physically pagod, pero siguro mentally napapagod ka. May mga gifts na hindi masyadong kailangan ng maraming oras, you can do it at home. Meron talagang kailangan nandyan ka to physically do your ministry. Iba-iba. Pero hindi nagkakamali ang Diyos kung kanino ibibigay ang special gift. Kaya may pananagutan ka na yung special gift na binibigay ng Panginoon ay maisuko sa kapatiran, pakinabangan ng lahat, at habang ika'y pinakikinabangan, ika'y na may nakikinabang din. Dahil ang Diyos naman walang ini-assign na maging member ng church na tagabigay lang o tagatanggap lang. Everybody gives and everybody receives. Iba-iba. Sang-ayon sa pangangailangan, sang-ayon sa panahon, from each according to ability, to each according to need. And our abilities keep on improving or changing over time, so are our needs. Kaya kung ikaw ay active sa church, at yun ang gusto ng Panginoon, yung gifts ng iba laging namiminister sa'yo, at yung gift mo namiminister sa iba, there is a healthy exchange. Don't mistake church attendance for church membership, for membership in the family, because a household member has a household chore to do. Iba yung bisita, iba yung talagang miyembro ng pamilya. Meron kang gawain. Dapat malinaw sa bawat isa na kailangang makita niya kung ano yung gift niya at gumawa siya according to that giftedness, na hindi siya bisita. Miyembro siya ng pamilya. You have a purpose and you are needed by many others. Pag nagmumukhang kahit naman wala ka, tuloy din yung church. Ibig sabihin, hindi ka palang natutunang sandalan kasi siguro lagi kang wala. Pero parang pag merong hindi matutuloy na activity dahil wala ka o may iba yung quality o kulang yung ganda, kulang yung taas ng level ng husay, then ibig sabihin, you have made yourself useful already. You have a part to play. You have a space to fill. Mahalaga na unawain, dibdibin, at talagang isakatuparan ang tunay na kahulugan na maging anak ng Diyos. Maging miyembro ng isang kapatiran, ng isang fellowship, ng isang church. Na hindi lang tayo pumupunta para makinabang, hindi ka rin lang pumupunta para magamit ka lang at pakinabangan, kundi ang lahat may ibinibigay at may kinukuha. Ganun
ang maging kahulugan ng bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. So a gift, as we have been saying all along, could be talent, knowledge, skill or capacity, strength or power. Kuminsan, meron kang mga nakikitang naka-project sa screen na mga kanta, mga words, mali-mali yung grammar. Bakit mo napapansing mali? Kasi gifted ka, probably with knowledge. You know good grammar. If you always notice it, especially if it annoys you, you can volunteer and say, I will come 1 hour before the worship and review all the things that you will project, and I volunteer to correct all wrong grammar for God's glory and for everyone's benefit. Pag nakakakita ka, kapatid, ng reklamo sa church, it's probably very valid. But you know why it's not being corrected? Kasi nagre-reklamo ka lang, pero hindi mo inilalagay yung warm body mo para solving yung problem na yun. Parang may mga kapatiran tayo na sabihin, bakit ang luma-luma naman ng mga banyo? So ang ginagawa nila, sila na mismo yung nagre-repair. Dala-dala-dala yung tauhan, dala-dala nila yung mga tiles, binabakbak nila, o di gumanda. Tumigil sila, hindi sila tumigil sa pagre-reklamo lamang. Meron silang ginawa. Kasi pag ikaw ang nakakapansin ng kulang, ibig sabihin, alam mo kung anong dapat nandun. Sinong inaasahan mo ngayon maglalagay nun? Anghel? E sa church naman, 99.99% ng lahat ng tao, volunteers lang, bihira naman talaga yung worker ng church, konti. At pag inasa mo sa kanila lahat ang gagawin, edi hindi magagawa lahat. Dahil nga wala, dapat na mayroong ideya na para silang bisita. Pag sinabi niya, ano ng mga silya dito, ang alikabok, sa susunod, pagdating mo, may dala ka na ngayong magagandang basahan. Aagahan mong dating, pupunasan mo lahat, o di hindi na maalikabok. Pag ang reklamo mo, patuloy na paulit-ulit, ibig sabihin, wala kang ginagawa para solving yun, inaasa mo sa iba. Eh, hindi ka naman pumupunta sa mall na may mga may-ari, may mga tindang pinagtutubuan ka. At aasahan mo ngayong good service. Dahil sa church, bawat isa may gift. Bawat isa may pananagutan. At kung ikaw ang nakakapansin ng kulang o weakness, ikaw ang tinatawag ng Diyos para yun masolve. So masisisi ka rin kung ang tagal-tagal na hindi pa nalulutas. Halimbawa, napapansin mo, para yatang kulang yung mga singer, kulang ng voice, kulang ng ganito. Therefore, alam mo yun, marunong ka ng musika, di ka sumali. Because the church is everybody's work. No one is a guest except the first-time guest. Ngayon, first-time guest ka, bumalik ka ulit dahil gustuhan mo. Pagbalik mo, don't behave like a guest anymore. You're already a member of the family. Dahil gusto mo pala, nabe-bless ka, so magiging blessing ka rin. Alam nyo, pag ginawa natin lahat yon, the churches of the Lord, the local churches everywhere, will be more wonderful than they are now. More powerful, more effective. Therefore, it is for everyone's benefit. Kailangan willing ka. Hindi pa tapos yung closing song, nagtatatakbo ka na palabas para mauna kang umalis sa parking lot. Ba't ano yung pinag-aapura? Hindi yung gusto mo, yung nakareserve ang isang buong row para sa mga kaibigan mong wala pa, tapos may mga hindi, wala nang maupan, nakakainisan na tuloy, nagsisimula pala yung worship. Mayroon ang masasamang espiritong nakakubabaw sa mga tao because people are not behaving responsibly. May dala-dala kang bata, maganda, nang nakakarinig din, pero gano'ng katagal ang attention span ng bata? So nakabantay ka, pagkaalam mong medyo naglililikot na siya, kinakalog-kalog na niya sa yung silya nung katabi mo, babantayan mo na yung bata dahil hindi ka na blessing nun, kaka-annoy ka na nun. Yung tao ngayon, naiinis na, nagngangad, gusto na niya talagang sabukain yung batang dala-dala mo. E pumunta siya dito para mabless, umuwi naiinis. Sinong may kasalanan? Ngayon, sabi mo, iaasa natin sa mga asheret. Hindi naman lahat ng asheret, nakikita lahat. Tsaka kumisan yung asheret, 2 weeks pa lang, hindi pa siya sanay. Misa, pandilatan lang ng medyo masungit na mga attendee. E, yung asheret, nagtatago na doon sa may likod, dahil volunteer din naman siya.
So meron kayong nakikitang kalat, damputin nyo. Nakikita nyo yung bata, sawayin nyo, lalo kayo yung magulang. At kung nalilimutan ng magulang dahil aliw na aliw siya, ipaalala nyo. Pananagutan natin lahat na magkaroon ng kaayusan. Hindi yan assignment ng tatlo o apat na tao. Pag na-realize natin that the Lord is the head of the church and the body is His body and all of us are parts, we should all function so that it works well. So there's that power to help, to uplift others for the well-being of the community. Pagpupunta pa lang tayo sa church, sa handa na natin yung loob, I will contribute to the well-being. Pag may nakita ako na kasi mangot, hindi ko sasabihin, ang suplado naman mga tao dito. Ako na uunang ngingiti. Baka nagkaroon siya ng trahedya ngayong maghapon. Baka ang dami niya naging problema. So imbes na intindihin niya ako, akong uunawa sa kanya. Kasi alam niyo mga kapatid, iba-iba din tayo ng oras ng strength. May panahon, kaya mo naman na ikaw yung giver. Giver ng smile, giver ng attention, giver ng pasensya. Tuwing kaya mo, ikaw ang mag-assume ng role na yon. Para sa konting panahon na hindi mo kaya, alam ng spirit, a-assignan ka naman niya ng tutulong sa'yo kasi sa panahon na yon, hindi mo kaya. Ganon din sa pamilya. Bakit nagtatagal yung mga mag-asawa? Kasi pagka alam mong inis na inis yung asawa mo, ikaw naman, medyo kaya mo naman pagpasensyahan, ikaw na yung nagpapasensya. Hindi mo na sinasalubong. Kahit pagod ka rin ng maghapon na yon, pero alam mong mas pagod siya, mas giver ka ngayon. Other times, mas kaya niyang siya naman yung umunawa, ikaw nang uunawain niya. Bigayan lang. Panapanahon. Kasi iba-iba lang tayo ng panganahon ng kahinaan at kalakasan. Remember, meron tayong pananagutan sa isa't isa. Hindi pananagutan ng pastor na ang lahat pasayahin. Hindi pananagutan ng usher na ayusin ang lahat. Kung saan ka naka-assign, dapat ayusin mo yon. Be the soul wherever you are standing or sitting. Kung saan ka inasign ng Diyos na lugar, napalagay ka doon, ikaw ang maging espiritu doon na representative ng Diyos. Diyos ng kaayusan, Diyos ng kalinisan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad. Ba't ka pa nakalagay doon? Ngayon kung nakalagay ka doon, tapos ikaw yung very demanding, kaya na ikaw yung paglingkuran, ikaw dapat ang sundin, ikaw dapat ang sumaya, hindi ganun ang church membership. Sumali ka sa country club, magbayad ka ng mahal para pag hindi ka pinapasaya ng mga therapist doon, magreklamo ka dahil nagbabayad ka ng membership eh. Nagbabayad ka ng ganito, meron ka mga monthly dues, may inaasahan kang ganun. Pero sa church, hindi ganun. Kahit ka pa donor. Kasi mo, ang laki-laki kong mag-donate dito, dapat sa akin nakatapat yung electric fan. Gusto mo folding bed na ilagay sa iyo at ipedicure ka habang nagwo-worship. Kaya ka nga nakakapagbigay ng malaki. Bakit? Eh kasi ang laki na nang naibigay sa'yo ng Diyos eh. Recipient ka na bago ka maging giver. Dahil anong maibibigay mo kundi binigay sa'yo. So kailangan walang yabang. Kaya lang ako nakakapagbigay ng malaki. Eh kasi binigyan ako ng malaki ng Diyos. So I do it thankfully. Hindi ako mag-expect ng VIP treatment. Pag dinibdib natin yon, sasaya yung church. Yung konti na masungit, konting wala sa mood, mapapasaya sila nung iba, mauunawa sila. Hindi, ay, ayaw mo kumibo, hindi na rin kita kikibuin. Hindi ganun yung church. Gigising ka tuwing umaga at kada oras nagde-decide ka, ako ba ang giver ngayon o talagang kailangan ako yung recipient? And most of the time, kaya natin na tayo yung giver. So, meron ako mission. Yung makatabi ko, tutulungan ko. Baka meron akong kasabay naglalakad na nangihina na pala, nahihilo. Baka pwede kong ihatid. Yung palampasin natin, yung ibig sabihin ng church, sa pag-upo at pakikinig, kasi wow, ang ganda ng message, nakaka-bless, tas uwian na, tas walang talab. Pagka ang pag-ibig ng Diyos, nararamdaman ng tao from us, from the other brothers and sisters, they will keep on falling in love with the church. And they will be encouraged to love the church more and to be better givers of time, talent, treasure, whatever it is, and everybody will be enriched. Pero pag nagkanikanyang selfishness, nagkanikanyang self-preservation, nagkanikanyang domain and territory, it will be a divided body and it will not be happy. So each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts.
to be used. The gift is for a purpose. It is to be employed. Hindi siya dekorasyon. Dapat may saysay. And it is to be used in the service of others. Ang anak ng Diyos, tingnan sa kapatiran, naghahanap ng mapaglilingkuran. At kahit wala siya sa kapatiran o sa church, naghahanap pa rin siya ng mapaglilingkuran because through the service that this person will give, the one who is served will feel the love of God and will be drawn to that love because love is always attractive. Bakit yung mga iba, tinext lang 3 beses nung office mate na in love na? Because pinapansin. Attention is addictive. Tenderness is addictive. Love is attractive. So dapat ang attraction ng church beyond its eloquence, beyond its intellect, is its love. Because love is always relevant. And that's what everyone needs. Huwag lang nating isipin, kailangan ko may magmahal sa akin. Ganyan yung mga mag-asawa, kaya nag-aaway. Yung mga magnobyo, nag-aaway. Dahil hindi mo ko minahal, hindi mo ko naalala, hindi mo ko pinagbukas ang pinto, hindi mo ko hinintay. Yung puro ako, ako, ako. Eh, pero kung ikaw ngayon yung giver, you don't notice it, but people fall in love with you. And that's what people should feel about the church. That they love being there because there is love. And love happens when we serve others. The gifts are other-centered, not self-centered. So, sabi, use your gift well. It is an inevitable conclusion, so use your gift well. It was imperative, utos. Hindi sinabing, use if you might. Please, use, sabi, use your gift. And you say, bakit naman inuutos sa akin? Eh, hindi naman sa'yo yan eh, binigay nga sa'yo. At saka alang naman nakakatanggap ka ng gift ng iba tas wala kang binibigay. Nabe-bless ka sa Bible study, nabe-bless ka sa preaching, nabe-bless ka sa singing. O ikaw, paano ka naman magiging blessing? Use your gift. Revelation 20 verse 12. I also saw all the dead people standing in front of that throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. Several books were opened, and then the book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. It is not in contradiction with salvation by faith, but the Bible is clear that true faith works. Sabi, sa pagbubukas ng panahon, ang lahat ng tao ay nakaharap sa Panginoong Yesus, at binuksan ang lahat ng libro, bawat isa may tala, bawat isa. At nakatala doon ang bawat bagay na ginawa ng bawat isa. Recorded. And they were judged according to what the books recorded. Sana huwag tayong gumawa ng mabuti dahil lang gusto mong hindi ka mapahiya o marami kang premyo, kundi ang paggawa kasi ng mabuti, premyo na mismo. Marami nagtatanong, Pastor, paano po ba ako mas sasaya? Paano po ako mas magiging kontento sa buhay o makakaramdam ng mataas na uri ng buhay na beyond existence lang? And I always have one counsel, do good. Ibang magpasaya ang paggawa ng mabuti. Kasi nilikha tayo sa image ng Diyos. We were created to do good works. Pinilipit lang nga tayo ng kasamaan, ng kasalanan. Kaya yung iba gumagawa ng mali, pero kahit pa hindi natin aminin, laging merong guilt pag gumagawa tayo ng hindi maganda. Pag may dapat ka ibigay sa kapwa na kaya mo nang ibigay, tapos hindi mo binigay, may lungkot ka. Merong kang nararamdaman na kulang sa buhay. Pag wala kang saysay, hindi ka pinapakinabangan ng iba, wala kang nagagawang mabuti, meron kang hindi mahanap-hanap na kaligayahan na hindi mo malaman kung saan hahanapin, pero natatagpuan lang pala yun
sa paglilingkod sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. Sa palagay nyo yung iba, bakit nagpapakahirap sa paggawa ng mabuti? Yung pera nila sa halip na pang kanila na lang, sinishare pa sa iba. Bakit sa halip na tahimik sila makontento sa bahay nila, nagpupunta sa mga disaster area para tumulong doon? Bakit kailangan mag-volunteer? Bakit kailangan mapagod? Kasi may nararamdaman din na saya, na ligaya. Ibang uri ng reward ang nararamdaman. At yun lang gumagawa ng mabuti ang nakakadama noon. Kaya hindi kayo nagtataka pa ulit-ulit sila nang sila yung gumagawa ng mabuti. Kaya dapat buksan natin yung ating isip, yung ating experience na maranasan yun kundi pa natin nararanasan. Hindi tayo nilikha para lang maging consumers, para lang laging lamang o manalo. Napakarami rin kaligayahan sa pagpaparaya, sa pagbibigay daan o luwag sa ating kapwa. Kasi na-deprive man yung body mo, pero yung spirito mo napayaman. Wala namang kwenta yung pagod ng katawan. Itulog mo lang yan, tapos na. Pero yung pagod ng loob, yung hirap ng loob, napabiling-biling ka, hindi mo maitulog-tulog, hindi mo malaman kung lulusong ka o ahon, lilipad o lalangoy para maghanap ng hindi mo malaman kung ano. Isa lang yung hinahanap natin doon, kabuluhan. Meaning in our existence, which is best found when we move and serve others according to how we were gifted by God. Because if you are not in your right place doing the thing you were called for by God, you will definitely be in the wrong place. And you cannot be happy in the wrong place. So use your gift well. At malinaw ito, your gift. Hindi gift ng iba. Hindi naghahanap ng volunteer. Nag-a-assign ka ng ibang volunteer. Kailangan binavolunteer mo sarili. Use your gift. And use your gift well. Hindi basta-basta. Quality service. Ang daming nalulungkot na tao, ang daming nade-depress, kailangan pang clinically i-alter ang kanilang body chemistry. Kailangan pa silang i-counsel, kailangan pa silang i-therapy. Pero ang lihim lang, be in your right place. Siyempre, kung orchid ka, hindi ka sasaya kung nasa desert ka kasi matutuyo ka doon. Dapat maraming moisture para sa orchid. At hindi ka dapat naka-expose sa araw. Dapat medyo shady yung lugar. Kasi doon ka inassign ng Diyos. Kung cactus ka, inassign ka ng Diyos sa mga buhangin na lupa. Hindi sa loam or clayey soil. You will not be happy there. Kung ibon ka, hindi ka sasaya na nasa ilalim ka ng tubig. Dapat lumilipad ka. Kung isda ka naman, unless you're a flying fish, hindi ka sasayang pinipilit kang lumipad. Maraming tao ang gulo-gulo ng buhay, hindi masaya, parang hilong-talilong na hindi malaman kung saan pupunta, saan ilalagay ang sarili, kasi nga wala sa tamang lugar. Paano po ako malalagay sa tamang lugar? Manahimik ka, suriin mo kung ano ang gift sa iyo ng Diyos. Kaya hindi po tama yung dahil successful dentist kayo, pipilitin nyo maging dentist yung anak nyo. Kung yun ang calling nyo yun, pero calling ba niya? Pwede rin naman talagang calling niya eh. Pero pwede rin hindi. So hindi ko mo anak, naging successful mayor ako, magiging mayor ka rin. It doesn't follow. Ang mga pamilya natin, puro ganito ang profesyon. Kasi ikaw magiging ganito. Bawat tao binigyan ng kanikanyang gift. And excellence is expected. Do not be hindered by your gender when you are going to surrender your gift. By your age or marital status or your disability. Excuse yan eh. Or even your relationships. Being a daughter, a sister, a husband, a wife, a mother, a brother. Hindi dapat yan hadlang. Sabi sa Psalm 90 verse 12, teach us to use wisely all the time we have. Gano'ng kahaba ang buhay? Maiksi lang. Pero sabi nga ng iba, life can be short and you live only once. But if you live it well, one lifetime should be enough. Dapat kasya na.
Pag tinatawag ka na ng Panginoon para sumakabilang buhay, hindi ka na humihingi ng tawad o extension dahil okasya na. Nagawa ko na ang dapat gawin. Naibigay ko na ang dapat ibigay. Natanggap ko na ang dapat tanggapin. Lumagay ako sa aking lugar. Naging blessing ako sa iba. Na-bless ako ng iba. Tatawagin na ako ni Lord. O di pwede na. Kailangan lang you live it well. Identify the gifts God gave you. Ano po ba, Pastor, ang gift na binigay sa akin? Paano ko malalaman? Usually, that which you love doing. You begin with your love because God is love. What do you love to do? Kung hindi mo love gawin yon, malamang hindi yun ang calling mo. Or hindi ngayon, baka next week, maiiba ka na, mag-develop ka, malove mo na, pero baka hindi pa ngayon. Pero usually, it is the what you love doing. So, madali na yan. What do you love doing? Pero meron pa. People love and appreciate when you do it. So, masaya kang ginagawa mo yun, pero hindi lang ikaw masaya, masaya din yung iba na ginagawa mo yun. Halimbawa, preacher ka, masaya ka mag-preach, pero dapat yung pre-preachan mo, masaya din. Hindi ikaw lang ang masaya. Singer ka, gusto mong kumanta, ang saya-saya mo, pero lahat naman ng tao, sumakit ang mga tenga, eh hindi mo gift yun, kasi ikaw lang yung masaya, yung iba hindi. Dapat habang ginagawa mo yun, likas na likas sa'yo, bumubukal, masaya ka, at yung ginagawan mo, masaya din. And there's also one more standard. People become better when you minister your gift. Yung magkagalit na pagkakasundo mo, ang galing mong peacemaker, gift mo yan. Pero pag napapasin mo, yung mga magkakagalit, yung sasali ka lalong gumugulo, hindi siguro yun ang gift mo. So, merong nalilito pagka ipinanalangin mo, hindi man lumiliwanag lahat pero nakakaroon siya ng contentment and peace, may gift ka of praying for people. So, gusto mong gawin? Gusto ng iba na ginagawa mo at maganda ang bunga para sa kanila at para rin sa'yo. Ito yung ginagawa mo yon. Ano man ang gift mo, kapatid, develop and use your gifts. Tungkulin mo yun sa sarili mo nang may mailista naman doon sa libro na pag binuksan, may laman. Ikaw lang ang pwede maglagay doon, hindi ang iba. This is the way to find more meaning and to be more meaningful now. Kung mayroong hanggang ngayon, hanap pa rin ang hanap ng kanyang kalulugaran sa buhay, consider ministering your gifts to people. Hindi yung mag-aaral ka ng isang course dahil yun ang usong course. Kaya ang dami nag-aaral nun ng nursing, nung gumraduate sila, ang dami na palang nurses, hindi ngayon makahanap ng work kasi ang sinunod yung uso. Nag-aaral ng culinary arts kasi uso, pag-graduate niya, lahat na chef, so wala siyang ilagyan. Lalong-lalo kung ayaw na ayaw niya yung course na yun, pero yun ang pinag-aaralan niya dahil uso, edi ang buong buhay mo parusa. Pag meron kang gagawing profesyon tapos hindi mo gusto pero dahil lang malaki ang kita o dahil lang yun ang uso, eh dito yung magtatrabaho ka. Halos mainis ka sa sarili mo. Ba't mo paparusahan ang iyong buhay? So, to find more meaning and to be more meaningful, be in your right place. Develop and use your gifts to gather for yourself treasure in heaven. Either that heaven is the place where the dead go or that heaven is in your heart. Now, when you do the right thing, you will be rich inside your heart. Use your gifts to enjoy great fellowship. May mga nagtatanong pa sa akin, Pastor, paano po ako makakakita ng responsabling partner in life? Ang isa sa mga sinasabi ko, mag-socialize ka sa mga activities na mga responsible people lang sumasali. O kaya, meron kang free time, mag-volunteer ka halimbawa sa pagtuturo sa mga piping bata. Ang makakasalamuha mo doon, meron din ganung heart. Pero wala kang magawa, nakakalat ka sa mall, edi ang makikita mo din doon, yung mga nakakalat din doon, pareho kayong kalat. Gusto mong
maging makabuluhan, magbo-volunteer kang tumulong halimbawa sa mga may leprosy, sa tala leprosarium. Ang makakasama mo doon ng kapwa mo volunteer, meron din ganong heart. Saan mo inilalagay ang katawan mo? Saan mo ikinakalat ang iyong sarili? Kasi yung mga makakasalamuha mo doon, birds of a feather flock together. Gusto mo magkaroon ng matitinong kaibigan, responsable, makabayan, komunista, o kaya pasista, makakaliwa, makakanan, depende kung saan didadala yung katawan mo. So naghahanap ka, saan ako lalagay? Ano mga association ang sasalihan ko? Saang church ako magiging active? Ano mga club ang pwede kong salihan? Ano mga pwedeng volunteer work na gawin ko sa sarili ko? Anong extra courses ang pwede kong gawin? Mag-aaral ba ako ng cooking o painting o ikebana? Anong gagawin ko sa buhay ko? Pero kailangan isipin ko kung saan ako dapat nandun, yung bagay sa akin. Hindi yung mga ibang estudyante nag-enroll sa isang kurso dahil lang maiksi ang pila nung registration. Pinadali mo yung pila pero yung buhay mo humirap dahil napapila ka sa submarine engineering. Diba? Eh hindi mo naman buhay yun. Kumisan sa kagustuhan nating mapadali ngayon ang mahirap yung kasunod. Pero pag willing kang hirapan ngayon sa tamang paraan, papadali na papadali dahil yung foundation mo, tama. Develop your gifts. Use your gifts to enjoy your time, your talent, your treasure. Ang isa sa mga pinakamasasarap na karanasan sa buhay, eh meron kang makasama o maligiran ka ng mga taong sang-ayon sa'yo. So, makihalubilo ka sa mga kasang-ayon mo. Kasi ang daming tao, merong 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Ito ka pala, ba't ka babarkada sa 8? Di hirap na hirap ka lagi maghabol. Pwede ka magbarkada sa 3 o 4 para medyo ka maangat, pero yung 7 ang layo. Tsaka mapapagod naman siya, 2 ka lang, 7 siya. E di buhat-buhat ka niya. Pareho kayong pagod. So, sabi na matatanda, lumagay ka sa lugar. Yung tama para sa'yo. Hindi ka naman mayaman, babarkada ka sa mga mayayaman, pagod ang magulang mo na magsustento sa mga hirap na hirap kayong ma-afford. Na yung mga kabarkada mo, easily they can afford because likas silang mayaman eh. Kaya kumisan, mahirap din yung ang anak mo, i-enroll mo sa isang napakamahal na school. Na pagka nagtipid kayo ng ulam, nagtipid kayo ng kuryente, nagtipid kayo ng ilaw, nagtipid kayo ng damit, nagtipid kayo ng pasyal, ma-afford mo siyang ibili ng ibayad ng matrikula. Pero talagang halos mamatay na kayo para lang ma-afford yon. Yung mga ka-eskwela niya, likas na likas lang, kayang-kaya nilang gawin. So sa palagay niyo, sinong hirap makibagay at makisama sa ganun? Ano bang iibigin mo? Pinakamalaki ang bahay mo sa barangay 24? O pinakamaliit sa Camellia? Pinakamalaki ang bahay mo sa Camellia Homes o pinakamaliit sa BF? Sa kabalalagay, yung nagahabol ka, hirap na hirap ka, o yung medyo kampante ka na, relax ka kasi yun naman ang likas mo eh. Bakit mo pipilitin yung hindi mo kaya? May mga ganyan kumisang mga wives na napaka hambog. Gusto yung mga anak na sa mga exclusive school. Pagod na yung asawa. Nag-smuggler na, nag-drug pusher na, naglahat-lahat na. Hindi ma-afford. Pero gusto nitong babae, nagyayabang siya. Pagka nandun ang mga ka-eskwela niya dati o mga kaibigan niya, pinsan niya, mga anak niya din nasa exclusive school. Pero halos wala na silang kainin. Ba't mo papahirapan ang buhay mo? Isda ka, din sa tubig ka. Lumalagay ka sa lugar. And when you develop and use your gifts according to how God has called you, you please God. Siya kasi nag-assign eh. Alam niya kung anong tama. Alam niya kung saan tayo ilagay. Hindi ibig sabihin, huwag na tayong magka-ambisyon. Pero ano ba yung ambisyon at tayong walang ambisyon? Yung ambisyon, yung mahirap abutin, pero pag inaabot mo naman, nakakaya mo rin. Pero hindi yung mamatay ka na halos at lahat ng tumutulong sa'yo, hindi na yun ang ambisyon. Ilusyon na ang tawag doon. Yung medyo titiyad ka ng konti, mahirapan ka, pero nagagawa mo, yun ang inaambisyon. Pero yung unreachable, with your and within your context, that is an illusion, not an ambition. Mahirap yung nakikipaghabulan ka sa kayang-kayang tumakbo. Nakikipagpaligsahan ka dun sa likas na kaya nila pero ikaw hirap na hirap sumabay. Why live that way? So kailangan meron tayong ginagawa at sa ginagawa natin may nakikinabang,
At pagharap natin sa Diyos, meron tayong maipakita. Ano yon? Anong accomplishments? Anong tunay na accomplishments? Hindi yung ang dami mong award. Hindi ikaw yung pinakamayaman o pinakaganito. Ang tunay na accomplishment, dadali mo sa Panginoon, mga buhay ng kapatiran na nag-improve dahil ginamitan mo ng gift mo. Mga madidilim na isip na nagliwanag, naguguluhan na umayos, nahihirapan na natulungan, gusto nang bumigay pero dahil sa iyo, lumaban pa at nakaya pa, iyan ang ipipresenta mo sa Panginoon, accomplishment. Not awards that the world gives, not the wealth that the world salutes to, but lives that have become better because you ministered your gifts to them. That is the great accomplishment. And God will be very pleased because each of those lives are persons God loves. Sasabihin, Lord, tuwang-tuwa ako sa iyo dahil yung binigay ko sa iyong gift, nung kinausap mo yon, tumino ang buhay niya. Yung extra money binigay ko sa iyo, nung tinulungan mo isang batang hindi maka-enroll, naka-enroll. Nakakatuwa ka. I'm in love with you. May God fall in love with you. As a matter of basic love, God loves everybody. Pero hindi naman siguro pantay-pantay yung love na yon. Meron talaga siyang naiibigan. Kung meron kayong gustong mag-in-love sa inyo, may God fall in love with you. That's the best. And all of it, everything else will follow. Knowing that there is a record, and God will open the records. Matthew 25, 23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Paano nyo malalaman na natutuwa ang Diyos sa inyo, mga kapatid? Paano? Dumadami yung blessing. Kasi pag natutuwa siya, dinadagdagan niya. Sabi niya, alam mo, tuwang-tuwa ako sa iyo. Ang ganda-ganda mong kumanta, tapos ipinaglilingkod mo yung boses mo, pas papagandahin ko pa. Mas gaganda pa yung range, yung timbre. O ikaw, binebless kita ng kayamanan, tuwang-tuwa ako sa iyong charitable work, tuwang-tuwa ako sa kabutihan mo, dadagdagan ko pa yung kayamanan mo. Kasi pag gusto ng Diyos dagdagan, walang makakapigil. Pag ayaw niya, walang makakapilit. So tingnan mo lang, nadadagdagan ba yung umaasenso ba ang buhay ko? Umaasenso ba ang talent ko? Nag-i-improve ba ang aking skill? Dumadami ba ang aking resources? Doon pa lang malalaman mo na kung natutuwa sa yung Diyos. Hindi yung kung sino-sino ang sisisihin mo. Pag gusto ka ni Lord i-bless, walang makakapigil. Pag ayaw, walang makakapilit. So, ang Diyos ang kausapin mo. Because you are gifted, be a gift where you are at the moment. Life is not made up of great and heroic sacrifices in the distant future. It is made up of little good things that you do where you are at the moment. Eto ako ngayon, etong kakayahan ko, may nakikita kong need, pagtutugmain ko yon, yun ang greatness. Hindi tayo lahat magkaka-chance mabaril sa luneta. Ibigin nyo man, pero siguro ayaw nyo. Hindi tayo lahat mamumuno ng mga himagsikan o magiging presidente. Hindi tayo lahat magiging senador dahil ganito, dahil ganyan. Hindi lahat magiging ganun. Pero lahat may kakayanang maging dakila. Kung gagawa ka ng mumunting mga dakilang bagay, kung saan ka naroon sa oras na yon, yun ang mahalaga at nagmamasid ang Panginoon. Huwag tayo mag-aksaya ng chance. Every day, life is full of heroism. Every place, every moment, there is a need for you. The only question is, will you rise up and say, "I am here, O God, send me. Use me as a blessing now." Dear Lord, nagpapasalamat kami sa inyo dahil binibigyan niyo kami ng halaga. Pwede naman kayo magpaandar ng lahat ng bagay automatically, pero bakit kailangan pa kaming sumali? Because you want us to feel good about ourselves.
Because you want us to feel needed and you want us to need other people so we will value them also. Open our eyes, our minds to this truth that we are not alone, we are not individuals, we are parts of one great body. And your son Jesus is the head of that body. Turuan mo kaming suriin ang mga binigay mo sa aming kakayanan at maging matapat kami sa pagkakaloob nun sa iba. At maging makumbaba kami, Lord, na tumanggap din ng mga kaloob galing sa iba. Because you have created us to need one another and to answer the needs of one another. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, nagkukulang ba tayo sa pagbibigay o nagkukulang tayo sa pagtanggap? Maaring bigay tayo ng bigay pero ayaw nating tumanggap. Hindi rin pwede yon. We must participate. As we inhale, we exhale. As we give, we receive. That's what life is about. Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay, ipakita mo sa amin kung kulang kami sa pagbibigay o kulang din kami sa pagtanggap. Maaring may pride pa kami. Maaring ayaw naming kumilala sa gifts ng iba. Pakita mo sa amin yung ganda ng interdependence in one another. And teach us to be dependent, to be responsible, so that whatever gifts you give us may be used to help people and to glorify you. Ipakita nyo rin malinaw sa amin na mga calling at mga gifts namin na maaring all throughout our lives ay iisa o nag-iiba-iba pagdating ng panahon. Teach us. Let your spirit minister to us. Patuloy tayong manalangin ng tahimik at dinggin ang mga udyok ng Espiritong Banal.